ako papayag. Tara dito. Hindi, tara dito. Tatangayin kita, tara dito. Ayun, natatangay mo yung player. Ayun, oh. So, kailangan kong gamitin yung V4 ko ng 5 beses? O, 1. Okay na? Tiga mo mabuti ang buwan! Umilaw ka! Umilaw ka! Umilaw ka! Yon! Okay, asa si Google? Asa na yung pwesto, Google? O, simula sa puno, okay? Sa baba, meron daw sa baba. Sa banda dito sa baba. Akala ko hindi tayo makakuha ng mirage. Nakakuha tayo, my goodness. Dapat pala nag-rejoin na nga ako. Malay ko ba makakakuha tayo ng mirage ulit? Times 2! May ilaw. May ilaw yung parallel escape. Ayun na, mag-umaga na. Madaling makita yung mga locations kapag umaga. Ay, naipit pa. Naipit. Hala! No! No! Oh, ito na. Ano makukuha kong prutas? Ano makukuha ko? Ano makukuha ko prutas? O, tingnan natin. Ano makukuha ko? What? What? Live on chat! Kamu tulo, man! Nakalive ba ako? Nakakuha ako ng mamut? Mamutisim? What? Admin Zioles, napaka-pogi mo. What? Soul guitar na po ang ginamit ko mga kabarkada para meron konting liwanag. At syempre, may mga kasama tayo ngayon na nagpapa V4 din. So naghahanap din sila ng gear. At sana kahit isa man lang sa amin na makahanap nun. Oh my goodness, Dalina, asan ka na? Asan ka na? Aking gear, magpakita ka na. Kahit ilan pang skill ang gamitin ko, parang wala akong makita. Oh, may nakakita daw! May nakakita daw ng gear! Lipad! Bilis! Oh my goodness, asan yung gear? Asan? Ayun ba yun? Let's go! You found a weird artifact. You hear a distant chiming from the direction of the Temple of Time! Nakahanap din ng gear. Oh my goodness. Sheesh! May gear na kami. Asan yun? Nakikita ba yun dito? Hindi yata ito nakikita dito eh, no? So, as long as nakuha na natin yung gear, meron na tayong gear. Oh my goodness. Let's go! Ibig sabihin, pwede na tayo magpa-version 4 ng ating malupitong race. So, sa pagkakaalam ko, di ba pagkatapos mo kunin yung gear, pwede ka nang pumunta sa grade 3. Tama ba? Pagkatapos kunin ng gear, ano ba dapat ang ginagawa? Di ba pupunta sa grade 3? Wait nga, magpapalit nga ako ng fruit. Pinahirapan ko yung sarili. Okay, try natin pumasok. Okay? Sa pagkakaalam ko, syempre ano na ako eh, Blacksport Pro ako. Meron gear dito eh. O, di ba? Dito mo ilalagay yung gear. Nalagay ko na ba yung gear? Basta mag-interact ka. Oy, nababa ko na siya! Ooh. Tapos, saan tayo papasok? Ooh! First time ko papasok dito at naka-livestream pa ako nung pumasok ako dito. Hindi ko na po alam kung ano ang aking gagawin, pero magpapalit ako ng fruit kasi feeling ko meron tayong kakalabanin. Mas maganda ba mag-Buddha dito? Ha? Kailangan ng kasama dito, di ba? Alam ko kailangan... Ano to? What is happening? Si Ancient One! You have yet to achieve greatness. Ah. Okay, meron ditong hagdan. Saan papunta to? Bakit madilim? Why is it dark? Bakit parang walang katapusan yung hagdan na to? Walang katapusan yung hagdan! Legit ba? Wala talagang katapusan yung hagdan. So kapag bumaba ako, mabilis ako makakababa. Tingnan nyo ha! Aakit ako for 10 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos pag bumaba ako, it will only take 3 seconds. Mind blown! Nagkakaroon ako ng mind blown energy. So what if gumamit ako ng light fruit? As in yung light fruit. Mind blown, man! Mind blown! So kapag nilipad ko to, ayun nga, lumipad. Oh, nilipad ko! Sobrang layo na nilipad ko! Tapos pag bumaba ako ng 2 dash, wow! Oh my god! Oh wow! Explore lang natin kasi gusto ko lang malaman eh kung ano itong mga lugar na to. So, meron ditong rabbit. Ano to? Ano yung rabbit? Mink! Oh, di ba? Mink. Asan yung shark? Race, yun ang gusto ko malaman. Shark yung una ko i-awaken eh. Asan yung shark? Ito ay sky. Sky to, no? Sky yan. Sure yan, no? Di ba? May pakpak eh. Ito siguro yung shark. Ay, goal! Asan yung shark? Ito yung... Ah, ito pala! Ano ba yan? Nakakuha ko ng falcon fruit! Yun na yun! Pagtapos ng 3. 1. 2. 3. Eh! Try on starting in 5. 4. 3. Pwede yung sabay? Bakit pati siya nag... Ano din siya? Bo! Ah! Okay,
kaya magma yung uminahan nyo sa akin. Oh! Kasi nakadepende yung race mo sa kung ano yung ano magiging kalaban mo, no? Oh! Ano nangyari? Tapos na? Hala, hindi niya natapos. Hindi niya natapos? Hala! Ano mangyayari? Eh, pwede ulitin. Okay, pwede pala ulitin. Okay, good. Go. Akala ko maghihintay ulit ng pool moon eh. Nakaka-excite pala to. Ang angas. Let's go! Ah, kailangan matapos nila yung ano. Matapos nila yung challenge or yung trial. Ayun, oh. Ah, so natapos ko kagad yung akin. But there can only be one. Oh! Uy, may ano? May black sprout. Ah, nakabuda! Lugi! Let's go! Let's go! Asa na? Ba't ka umiikot? Uy, nabubugbog mo na ako. Masakit. Okay na! Ano nangyari? Tapos na? B-part! Akakit na tayo sa stairs! Akakit na tayo sa stairs! Oh, go! Interact! Upon transforming, receive max stats as well as increased damage and speed and heal by 10%. Choose a gear to replace. New title unlock! Leviathan! Come back when you complete the trials again. Ganun lang pala mag-trial. Ang tagal-tagal ko pang hindi ginawa tong ano na to, trials na to. Madali lang pala tong pagpa-B4. Oh, may buntot na ako. Let's go. Ancient one. So you've awakened that old clock. That clock holds an ancient energy. With it, you can use a fragment of your race. Prime ball hero's power. Ano yung prime ball? Hindi ko lang na-encounter yung word na yun. Prime ball. Okay. Primeval! Okay. You can awaken a new form by gathering this energy, though it can be quite difficult. There may be a way to gather energy quicker, but you need to train first. Come back when you've trained more. Okay. So, kailangan kong gamitin yung V4 ko ng 5 beses? One. Okay na? Alam ko, kailangan mag-hit ng mga player ng ganito eh. Ganyan o, diba? Pagkakaalam ko. Ay, ba't nasasapak ko yung player? Ba't nasasapak ko yung player? Free bounty! Hindi ko pala lalagpasin yung free bounty ko. Ito, nakikita nyo nasa ilalim ng energy ko. Yung ba yung tinatawag na training? Mag-Y ka po. Ano yun? Ano yung Y? So yung nasa baba, yun yung V4 ko. Aba, binubugbog mo ako. Sino nagsabi sa'yo pwede mo akong bugbugin? Hindi ako papayag. Tara dito. Tatangayin kita, tara dito. Ayun, natatangay mo yung player. Ayun, So, iba pa yung letter T tsaka yung letter Y. Ano? Kasi yung letter T, parang pampakuna tata yun. Tapos yung Y, yung mismong awakening. Ito, yun oh. I have something you could use to improve your limits, but it will only work for your current race. I have no need for it. I'll sell it to you for 1,000 progress. Here you go. This should fit into the clock. Ganun pala. Akala ko kailangan ko pang mag-trials. Hindi na pala. Bibili lang pala tayo kayo, no? Ancient one. Ba't hindi na ako makakit? So nakapag-race awakening na po tayo, mga kabarkada. At kapag ginamit po natin to, oh my goodness, grabe na to. At ayon sa sabi-sabi, mga kabarkada, ay sobrang lumalakas talaga tayo pag naka-enable tong awakening. Dahil kung titingnan nyo po dito sa stats, lahat po ng ating mga stats dito ay max plus 2,804. Nakikita nyo ba yan? Ibig sabihin, lahat ng gamitin kong skill, merong damage kahit mag-pole ako dito. Tapos mag-sangmit art ako. Tapos magkisa, oh my goodness. Kahit magkitsuni ako, tapos magsanguin ako, pwedeng-pwede. Ayun o! Tapos magsusword pa, may damage lahat. Oh my goodness, kaya pala nakakatakot makipag-PVP sa may race awakening. Talaga mabubugbog ka kapag nagkataon, lalo na kapag mabibilis yung mga kamay nila. Oh my goodness. Ako hindi pa naman ako marunong makipag-PVP. Bugbog na bugbog ako, panigurado sa mga naka-race awakening. Tingnan nyo lahat pwedeng gamitin, oh. Para pinapaulan na mo ng skill yung kalaban. Oh my goodness. Nakakatakot makipaglaban sa may awakening. Kasi syempre pag walang awakening, yung damage ng mga skill natin tulad sa sword ay wala lang. Pero kapag naka-awakening, grabe, ang sakit ng damage. Kumbaga pwede kang gumamit ng gun, pwede kang gumamit ng sword, tapos lahat pwede mo pang gamitin. Oh my goodness, grabe. Alam niyo, hindi na nga ako marunong makipag-PVP. Mas lalo pang pinahirap ni Black So Pruto. Pero syempre, bili tayo kay Admin Zioles ng prutas at binigyan niya tayo ng ice fruit. Minsan talaga hindi na sulit kay Admin Zioles. Parang nalulugi tayo. Isipin mo, bibili ako na
ng 400,000 berry na prutas. Tapos ice lang yung ibibigay sa akin. Abay, napakalupit mo pala. Ang problema nga lang dito sa Awakening, eh medyo mabagal siyang mapuno. Mabilis siya mapuno kapag player yung kalaban mo. Eh panigurado, bago mo pa mapatay yung player, patay ka na. Bago mo pa mapuno yung Awakening mo, bugbog ka na sa player na naka-Awakening. So feeling ko, ang ginagawa nila, nagpapataas na ata sila ng Awakening kagad, or hindi ako sigurado. Paano kaya ginagawa ng mga PvP pro ang kanilang pakikipag-PvP sa Black Sucruto? Kasi matagal bago ka magkaroon ng Awakening eh. Pero pag player, mabilis lang. Paano kaya ginagawa nila? Ako lang ba o kayo din naglalag sa area na to? Parang naglalag ako dito sa part na Forest Pirates, hindi ko alam kung bakit. Isipin nyo na lang yung lakas ninyo kapag naka-awaken kayo. Grabe, napakalakas nito. Lahat pwede mong gamitin. As in, walang, ayun, hindi tumama yung mga skill ko. Ano ba naman yun? Hindi man lang tumama yung mga skill ko. Napakaganda ng mga binitawan ko. Tapos walang tumama kahit isaan. Wala, hindi talaga ako marunong makipag-PVP. Aminado naman ako dun. Hindi naman requirements maging magaling sa PVP. Pero at least, hindi talaga ako marunong. Kayo mag-alala mga kabarkada, sinisikap ko naman pong pag-aralan kung paano makipag-PVP sa Jungle Quest. Lay talaga ninyo ay hindi po talaga marunong makipag-PVP kasi mabagal ang kamay ko eh. Mabagal talaga kamay ko. Asa na? Tingnan mo. Tapos ang labo pa ng mata ko, hindi ko alam kung nasa na yung kalaban. Hindi ko alam kung saan ako titingin, nakakalimutan ko kung sino yung kalaban ko. Paano ba makipag... Tingnan mo, walang tumatama sa ginagawa ko. Ano ba yan? Pero syempre, hindi ko pa po ma-fully awakened talaga yung aking shark race mga kabarkada. Kasi sa pagkakalam ko, marami tayong kailangan gawin. So next episode, susubukan ko pong i-awaken lahat ng aking mga skills sa shark. At syempre, magla-livestream po ako nun sa Jolly Slay mga kabarkada. At sana po nag-enjoy po kayo sa ating Black Sucruto episode. Nakapag-awaken na po ako ng isang race. At syempre, i-awaken ko lahat. At syempre, i-fully awaken ko sila. Kaya abangan nyo po yun mga kabarkada. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ng ating Black Sucruto episode. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Paalam!